Rachel from Mora Yuga Lifestyle. Today, andito na naman kami sa Chuchukang Park. Naglalakad kami, so kararating lang namin dito sa park ngayon. It's been quite some time, it's about 3 months, never been visited this park. Usually before, last 2 years ago when COVID's happened, palagi kami dito naglalakad. So, right now, katatapos ko lang kasi sa anak ko sa camp, dadaan kami dito para mag-breeze walk, maglakad-lakad, and to see the nice scenery. Makikita nyo na naglalakad ako, which is papunta yan sa loob. usually, nagpa-park ako dyan sa loob ng park. There is a space before, pero ngayon kasi meron ng shopping mall beside the park. Ang tawag nila dyan is Safra. Supra Mall, so hindi na pwede makapark sa loob ng area na yan. So if you really want to park near, you have to go to the mall, which is very expensive, the parking fees. So ang ginagawa ko, I just park my car beside the vicinity along the HDV area. Medyo mura ang parking fee. So ngayon, tatawid ka lang sa kalsada, which is opposite from the park, and then it's then walk inside. So, ganun ang ginagawa ko ngayon. Naglalakad ako sa bridge, papunta sa loob. Tingnan niyo ako. Naghahanap ako ng space, lugar na malagyan ko sa mga gamit ko before ako mag-ikot-ikot sa park. Ang bilis ng paglakad ko kasi ni-speed ko na yan. Yan. It's already 8 o'clock in the morning, by the way. So, medyo late na. It's very easy and very good when maglakad ka and to do a jog and do your morning workout exercise early in the morning because cooling siya at saka mapifeel mo yung atmosphere na meron ka pang maririnig ng mga ibon na kumakanta. And a lot of people doing their exercise and their daily routines activities. Meron ditong nag-tai chi, merong nagsusumba, meron ding nag-meditate at merong nag-yoga. So, but around this time, mga 8 o'clock, medyo wala na sila, nagsisawian na kasi medyo mainit na. So, for me, I don't have choice because in the morning, I cannot do it because ihatid ko pa yung anak ko sa camp. So, malapit na ako sa area na lalakaran ko. By the way, this is yung entrance ng area na papunta sa loob, which is makikita mo near sa toilet, there's a place na kung mauuhaw ka na kalimutan mong dalhin ng tubig mo, meron dyan. By the way guys, tingnan nyo ako, nag-skipping rope. Tumaba na naman ako, hindi ko na makayang i-alsa yung katawan ko. So, I have to really get back to my routine because na-stop ako for quite some time. So ngayon, dati makaka-step ako ng 200 step per every morning. So ngayon, nahirapan na ako mag-step at least 10. So mabigat na, feel ko na mabigat ang katawan ko. So I have to really discipline myself and magsisimula na naman ako sa routine ko. Although mahirap magsimula kasi you have your comfort zone already, but you have to discipline yourself. Ikaw lang nakakaalam sa sarili niyo. Okay guys, finally, andito na naman ako. So nakikita niyo yung sign na yan na bawal kang aakyat dyan kung magtagulan kasi delikado, mahihit ka ng lightning. May telephone number pas lang binibigay in case of emergency. So yun, ito yung starting point na papunta ka sa park connector. Akit ka lang sa hagdanan tapos lalakad ka dito. So makikita mo dito, which is meron lang mga plants at saka sa gilid niyan it's as expressway. It's a crunchy expressway. So kailangan kang maglalakad quite deep in
So, it's very good kung meron kang kasama. Otherwise, it's quite scary kung ikaw lang mag-isa during evening kung maglalakad ka kasi medyo tahimik siya. Besides sa place na yan, I'm not allowed to take a photo. Yung naka-barricade siya. Army camp yan. So, hindi ka pwedeng mag-take photo dyan. May naka-sign, nakalagay na sign dyan. So, ang haba ng pader nila. So, beside that is trees, plants, and there is some squirrel, monkeys. I did see monkey just now. So, and then, sa pinaka-deep, makikita mo mayroong mga sasakyan na nagra-run dyan. So, expressway yan. Walang bahay dyan, walang bus stop. So, totally expressway. So, bawal ka mag-stop dyan. So, possible, hindi ka pwede mag-park dito kasi walang sasakyan. So, ginagawa ko, nagpa-park ka sa doon sa park. So, doon ito, habang naglalakad ako, may nakikita ko mga nice flowers, nice plants. So, kinukunan ko ng litrato. So, ang ganda. First time kong nakapunta dito. So, super amazing. Worth ang pagod ko talaga, guys. Kasi, makikita ko ang mga beautiful flowers and so on. So, ma-feel mo yung atmosphere. It's very, very nice. And, marirelease mo yung tension mo at saka stress. Makikita mo lang yung atmosphere at saka himig ng mga hangin. So, subaybayan nyo lang yung video ko. Makikita nyo dyan. There's a lot of things that I do. Although it's just a short video, 12 minutes, but makita mo kung how it look like Chuchukang part. Hindi ko na full take ang whole surrounding, pero at least maybe siguro mga 10 to 15% sa area na yan nakukunan ko ng litrato para i-share sa inyong lahat. So guys, naglalakad na ako. In between ako sa bridge na inaakyat ko kanina. Nasa kalagitnaan na ako. So, pababa na yan sa underpass ng kalsada ng ilalim ng tulay na ito. Sa ilalim may underpass na pwedeng maglakad ang mga tao doon sa ilalim. It's connect sa isang park din. So, itong Chuchukang Park Connector start yan sa Chuchukang Drive. And it runs along Chuchukang Avenue 4. Tapos dadaan ka ng Avenue 4, Avenue 1, and then Avenue 3. Tapos papasok ka sa Brakeland Road and then ends sa Bukit Batok. Sa malaki ang Bukit Batok. So mag-i-ends ka sa Bukit Batok West Avenue 5. So dito ka dadaan and then papasok yun din. So kung naglalakad ka na marami ka nakikita, hindi mo mapifeel na malayo na pala yung inaabutan mo. So, nag-i-ends lang ako dito kasi natakot na ako na hindi ko na makayang pabalik pa uli sa park kasi nandun yung sasakyan ko. At saka ako lang mag-isa, nag-worry ako sa kasama ko na maghanap sa akin. So, na-explore ko lang ito kasi nakita ko kanina na maraming tao na umaakyat sa hagdanan. So, it's worth of trying because the place is very nice. So, ito lang masasabi ko tungkol sa Chuchukang Park, guys. See you around. Love you all.